40 days video, nakita nyo naman sa aking vid, sa aking title, yung second review ko sa Brilliant Skin. Pero bago ang lahat, please like and subscribe and please click the notification bell para updated kayo sa aking mga video. So ayan, eto na nga po yung Brilliant Skin. Bali, etong part 2 ng Brilliant Skin ko na review. Maiksi lang to compare doon sa part 1, sa unang video ko. Kasi doon, makikita nyo na ina-apply ko talaga siya sa mukha ko. Pero dito, hindi ko na siya i-apply. Nakita nyo naman, di ba? Naka-makeup na ako. Sayang naman yung makeup ko kung i-apply ko pa siya. Unahin natin dito sa sabon. Meron siyang sabon. Meron siyang toner na 60 ml. Tama ba? 60 ml. Tapos meron siyang sunblock and night cream. So, ayan, unahin natin dito sa sabon. Dito sa sabon, hindi ko siya masyadong nagamit, yung sabon. Kasi, napansin ko, pag nilalagay ko siya sa mukha ko, tapos, magto-toner na ako. Neto, may mga orange-orange akong nakukuha. Dahil dito sa sabon. Yung amoy nito ng sabon na to, parang amoy perla siya. Hindi siya amoy kojic. Wala akong naaamoy na parang kojic yung amoy niya. Parang amoy perla talaga siya. Tapos, ginagamit ko lang kasi ito, hanggat hindi pa nagbabalat yung mukha ko, hindi ko pa siya ini-stop. Pero pag nagbabalat na yung mukha ko, ni-stop ko na siya kasi sobrang hapdi na niya sa mukha kung sasabayan mo pa siya nito. Pero, pagtapos ko naman magbalat yung mukha, ina-apply ko pa rin siya sa mukha ko. Pero, in-stop ko nga siya kasi nga, may orange-orange siyang natitira sa mukha kahit maghilamos ka na. And then, dito naman tayo sa toner. Etong toner na to, yung amoy niya, amoy ano siya? Amoy mayrai. Parang ganun. Mayrai ba yun? Yung kulay green. Basta yun na yun. Ganun yung amoy niya. Pag naglalagay ako neto sa una, hindi ako nagdadampi-dampi. Talagang ganito ako maglagay. Nagigil friend. Pero pag namamalat na siya, dampi-dampi na lang yung paglalagay ko ng ganito. Dito naman sa sunscreen, buksan natin. Ito yung pinakagusto ko sa lahat, yung sunscreen. Kasi ang bango niya. Tapos, hindi siya malagkit sa mukha. May mga na-try kasi ako na, ayan o, diba, ubos na siya. May mga na-try kasi ako na sunscreen na malagkit siya sa mukha pag naaarawan na. Ito hindi, parang ina-absorb talaga siya nung pag nilalagay mo siya sa mukha. Pero mahapdi din siya pag namamalat na yung mukha mo, tapos naglalagay ka nito, sobrang hapdi niya. Dito naman tayo sa Rejuvenating Facial Cream ng Pang Evening. Eto, nag-iba na yung color niya, friend. Yan. Pero parang pag nilagay mo siya sa mukha mo, para siyang yung texture niya, para siyang sebo de macho. Eto namang sunscreen, para siyang lotion lang talaga. So, ayun lang, guys. Ang may a-advise ko lang sa inyo, hindi porket na umi-effect siya sa akin, i-effect na rin siya sa inyo. Kasi iba-iba tayo ng skin type. Siguro, kapag bago nyo ito gamitin, i-try nyo muna sa kamay nyo, i-test nyo muna sa kamay nyo. Kung safe,
safe ba siya sa inyo? Kasi sa akin, safe naman siya. Diba, nawala naman yung mga pimples ko. Yung unang vlog ko, may pimples ako dito eh, dahil sa mask. Sa kakasuot ko ng mask. Pag, syempre, hindi natin may iwasan pag lumalabas tayo, magsuot tayo ng mask. So, ayun lang. Thank you guys for watching and I will see you for my next video.